Ang gagawin po natin ngayon ay ube bicotoron. Ang mga sangkap po sa paggawa ng ating biko ay tubig, glutinous rice or malakit na bigas, condensed milk, butter, ube powder, calamansi or dayap, asin. Dahil wala po akong mahanap na condensed milk na ube flavor, ito na lang yung gagawin ko kasi meron naman ako dito sa bahay. Isang condensed milk na plain at itong ube powder. Pero kung may mahanap po kayo nun, mas okay. Para hindi na kayo gumamit nito. Kailangan din natin ng lumpia wrapper. Hinati ko lang to sa dalawa. Egg whites. Pero kung wala naman kayong egg whites, okay lang na tubig. Pang sealed lang natin dito. Oil pamprito. Naman sa dipping sauce natin, gagamit ako ng all-purpose cream, condensed milk, at cinnamon. Kung ayaw nyo po nito, pwede naman na, lalo na kung ibebenta nyo lang, pwedeng condensed milk na lang yung ipang toppings nyo or dip. Yan po ang mga kakailangan natin na sangkap sa paggawa ng ube bicotoron. Umpisahan na po natin. Nahugasan ko na po ng 2 beses ang ating malakit na bigas. Ngayon ilalagay ko na ang tubig. Ngayon i-add na din natin ang calamansi juice. At isasalang po natin ito sa medium heat hanggang sa maluto. Para lang po kayo nagsasaing. Pwede rin nyo pong lutuin ito sa rice cooker. Lagyan na natin ng takip at buksan ng apoy. Medium setting lang po. Habang hinihintay po natin na maluto ang malakit, ilagay na po natin sa isang bowl ang condensed milk. Add na din po natin ang ube powder at haluin natin itong mabuti. Mas okay po kung yung mabibili nyo is yung condensed na ube flavored na. Kasi medyo pricey po itong ube powder na gamit ko. Pero napakasarap naman po nito. Alam nyo yung halyang-halya yung lasa niya. Mix lang po natin ito at ating isi-set aside. Set aside natin at hintayin natin na maluto ang ating bigas. Ngayong luto na po ang ating malagkit, pwede na nating ilagay ang butter. Haluin po natin itong mabuti, pero dahan-dahan lang kayo. Mag-ingat kayo dahil mainit pa po ito. I-add na din natin ang ating condense with ube powder. Simutin nyo pong mabuti. Dito pwede kayong mag-adjust ng asukal. Pwede nyong bawasan or pwede nyo po pong tamisan. Tikman nyo na lang yung mixture kapag halo na. Kapag nahalo na natin itong mabuti, ililipat ko lang siya sa isang mababaw na mangkok or na bowl para mas mabilis siyang lumamig. Bago ko makalimutan, i-add na din natin ang asin. Pang-balanse lang po.
Ready na po tayo magbalot ng ating turon. Meron akong lumpia wrapper. Egg white. Pwede rin pong tubig yung gamitin nyo kung wala kayong egg whites. So, ayan. Umpisahan na natin. Kuha lang kayo ng one piece na ating lumpia wrapper. So, half tablespoon lang po yung gagamit, yung nilagay ko na filling. Dahil merienda lang naman namin to ngayong hapon, hindi ko na tinapos i-wrap lahat. So, kung ano lang yung nakayanan ko, yun na lang. Kasi masakit na din yung aking balikat. Ayan, isealed lang natin ng egg whites. Kung ibebenta nyo po yung ganito kaliit na size, 3 pesos each. Pero kung merong dip na gagawin natin, kasi mahal yung dip na yun, 5 pesos each. Kung pangmasa naman po yung gagawin nyo, pwedeng condensed milk na lang yung dip or i-drizzle nyo na lang. Kung ayaw nyo naman na may dip, ang gawin nyo is tamisan nyo yung ating biko para kompleto na. Pwede rin kayong maglagay ng cheese sa gitna, ay sa loob. Yan, isealed lang natin ulit. Ulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos natin lahat. Pero yun nga, ako hindi ko na tinapos. Merienda lang kasi namin yan. Tsaka nakakabusog siya, mabigat sa tiyan. So, ayan, ang nakayanan ko namang gawin is 25 pieces na turon. So, merienda lang natin yan, kaya konti lang yung ginawa ko. Again, ang exact measurements po ay matatagpuan niyo sa description box below. Magpainit na tayo ng oil. Medium setting lang po para hindi mabigla yung ating turon. Kasi ang mangyayari pag nabigla, sunog ka agad yung wrapper nyo. Kasi yun na lang naman yung lulutuin natin. Yun na lang yung lulutuin natin kasi luto naman na yung biko. So maglagay lang tayo. Huwag nyong sobrang damihan yung paglalagay sa pan natin kasi bababa naman yung temperature. At kapag nangyari yun, masisipsip lang ng turon nyo yung oil. Magiging oily siya. Kaya dapat sakto lang yung ilagay nyo. To 4 minutes natin siyang lulutuin or until golden brown. Meron ako ditong plate na may tissue para pang-absorb natin ng oil, na excess oil. Nakita nyo, bumuka siya. Kasi ang ginawa ko is, hininaan ko yung apoy. Ginawa kong low setting.
So, huwag nyong gagawin yun. Stay lang kayo sa medium heat. Kasi bubuka siya. Yan, i-flip na natin. Balik na rin na natin. Dahil luto na yung isang side. Lutuin lang natin yung remaining turon. Nakasalang na yung last batch ko, so gawin na natin yung dip. So yun nga, meron tayong all-purpose cream and condensed. Pwede pala kayong bumili ng creme densada, mas mura yun. And then, i-mix lang natin. Add na din natin yung cinnamon powder. Yung tamis nito, base na lang sa inyong panlasa. Adjust nyo na lang din. Ang nalagay ko is 1/3 cup. 1/3 cup yung nalagay ko. Na condensed milk. Nakagawa na tayo. Tikman na natin. Dip muna natin. Kung gusto nyo, pwedeng condense lang yung dip na gawin nyo. I-drizzle nyo lang siya. Sarap. Mainit pa kasi. Yung exact measurements, matatagpuan nyo sa description box below. Lahat ng details, ilalagay ko po doon. I-check nyo na lang. Kung ibebenta nyo, pwede nyo ilagay dito para mas social naman siya tignan. Pero mas mura siya kung sa styro nyo ilalagay. Thank you for watching po. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Huwag nyo din pong kalimutan i-click ang bell button para lagi po kayong updated.